din ng Diablo. Verse 2, siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya't siya ay nagutom, dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Wow! Sa pagkatapos dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Alam din ng Diablo, ano? Mas matalino pa daw ang Diablo kaysa sa tao. Nasusulat nga, sabi nyo sa Satanas. Mas matalino pa ang Diablo kaysa sa tao. Alam din ng Diablo, ano? Sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Hindi masaktan. 7. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon ng Diyos. Sino sinusubok? Sino sinusubok? Ang Diyos. Panginoon ng Diyos. Eh, sino yung Panginoon ng Diyos? Din niya, ang Diablo. Sino ngayon? Si Jesus. Kasi, nandiyan din yung sagot kasi sino yung tinutokso niya eh. Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangian ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka sasamba sa akin. Wow! Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin. Kung at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos iniwan na siya ng Diablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran.